kapatid ba sa ating gulay-gulay? Dahil ngayon ay ating pong gabi ng pinagsamalag ng kulkulin ng pag-alaala at sa ginawa ng ating Panginoon Jesus Cristo ay kung pag-gulay-gulay, may kinalaman usually sa ginawa ng ating Panginoon Jesus Cristo no, sa krus. So, gusto niyo po ang inyong mga Biblia sa Lucas Kapitulo 23, talatang 33. Isang talata lang po. Luke chapter 23 and verse 23. Ako yung mababasahin dito sa Tagalog na salin. Nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Gumop, kanilang ipinako siya sa krus. Kasama naman ang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Gusto ko lang bigyan natin ang pansin yung salitang ginamit dito nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Gumop. Yung salitang kanilang ipinako siya doon sa krus. So, sa ibang translation, doon kanilang ipinako siya. There they crucified him. Tatlong apat na salita. Isa sa mga paborito kong awit ng bandang Bread ay yung awit na If. Alam niyo, no? If a picture paints a thousand words, then why can't I paint? Ayaw, alam kong ayaw yung kanta ito. Totoo po na isang larawan ay pwedeng gumuhit ng libu-libong salita. Pero maging ang simpleng salita lang ay pwede rin makapag-produce ng maraming ideas, ng maraming mensahe, ng maraming mga prinsipyo. Dito sa binasa natin, napaka-ikli lang yung salitang there, they crucified him, pero pwede nating sabihin this very short sentence or words, we can produce volumes of books to describe it, thousands of sermons to preach on it, yet Luke says all he needs to say in less than a half dozen words. There, they crucified him. Doon, kanilang ipinako siya. Somebody said, indeed, no speech, no language is eloquent enough or has words enough to describe the deed as seen when the Son of God was crucified at the cross. At totoo mga kapatid, sa salitang yan, napakayaman ang salitang yan, maraming pwede tayong sabihin, pwede tayong pag-usapan, mga mahalaga at mga matatayog na mensahe na pwede nating malaman sa maikling salita na yan. Doon, siya'y ipinako niya. There, they crucified him. Pero, apat na bagay na gusto ko lang bigyan natin pansin sa apat na salita niya. Unang-una, the place. There. Ano yung there na yun? Anong place na yun? Sinabi rito, sabi ang binasa natin, talatang 33, nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Gumop. Now, sa King James Version, at saka sa New King James Version, ang ginamit na salita ay Calvary or Calvary. No? Sila lang ang gumamit niya. Pero yung salita Calvary, mga kapatid, ay isang ano yan, Latin, galing sa Latin na salita, na ang katumbas sa root ng Hebreo ay Golgotha. So, Calvary is a place of skull, and therefore, wala pong maituturing na glamorosong bagay sa lugar na ito. Ito ay lugar na hindi may pagmamalaki. Ito ay lugar na hindi attractive sa marami. Sa pagkat ito ay lugar ng mga bungo. Sa tradisyon ng mga Hudyo, sinasabi nila, hindi naman natin ito matitiyak, na noong si David daw ay matapos niya matalo si Goliath at pinugutan niya ito ng ulo, dito daw sa lugar na ito, inilibing ni David yung bungo, yung ulo mismo ni Goliath. Kaya maaaring daw ito ang nagkala yung salitang
Golgota, Golgolet, kasi yan sa wikang Hebreo. Hindi natin natitiyak yan. Ang isang bagay lang natiyak natin, dito sa lugar na ito, ipinako ang ating Panginoong Jesucristo. Dito sa lugar na ito, naputol ang hininga ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dito rin sa lugar na ito, binigyan ng solusyon ng Panginoong Jesucristo ang pinakabigat na problema ng tao, ang kasalanan. Dito rin sa lugar na ito, ang pag-ibig ng Diyos at ang hustisya ng Diyos ay nagkatagpo. Wala naman pong masyadong halaga ang lugar. Totoo yan. Ngunit, sa pagtatakda ng Diyos, tinakda niya na ang lugar na ito, dito niya ipapakita kung paano niyang ibubuhos ng gusto ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga mananampalataya ng kanyang ibigay ang kanyang anak upang mamatay sa mga makasalanan tulad niya. Ito po ay maaaring haka-haka ko lang, pero sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo ay nabubuhay pa rin sa mundo nung nandito pa siya, maaaring iniisip niya rin ang lugar na yan. Yung lugar mismo na kung saan doon siya namatay. Kung inyo natatandaan, nung siya'y 12 taong gulang pa lamang, pumunta siya kasama ng kanyang ina na si Maria at saka si Jose na kanyang stepfather sa Jerusalem. Ang madalas na pinupuntahan ng mga tao doon ay temple. Yung temple na yan, doon nakatayo sa lugar na yan, yung temple na yan, kung inyo pong pag-aalala sa Gumop-as, di ba yung kinatatayuan ng templo ay yung hill ng Mount, o yung hill na kung tawagin yung Mount Moriah. Dito sa lugar na ito, si Abraham nag-offer ng kanyang anak na si Isaac. It's a very historical place na yan. Pero maaaring sumasaglit din sa isip ng Panginoon sa Kristo sa tuwing siya dataan doon sa lugar na yan, naiisip na rin yung lugar na yun, ano? Sa lugar na yan, yan ako, magbibigay ng aking buhay. Sa lugar na yan, yan ang pinaka-sukdula ng aking misyon. Ay, naiisip niya rin yung lugar na yun, hindi man natin tiyak, pero maaari, kapagkat ang ating Panginoon sa Kristo ay isang Diyos, alam niya lahat ng bagay, alam niya ang bawat yugto na mangyayari sa kanya, alam niya ang bawat pangyayari, ang mga detalye nito, at kasama ang lugar na kung saan ang ating Panginoon sa Kristo, siya mismo ay magbibigay ng kanyang buhay. Hindi ko lang alam kung anong nararamdaman ng Panginoon sa Kristo sa tuwing nakikita niya ang lugar na yan, na kung saan doon niya ibibigay ang kanyang sarili. Mahaba-haba, no? Matagal ang journey ng Panginoon sa Kristo bago makarating sa lugar na niya. Sipin niyo, siya nagsimula sa glory. Pagkatapos, siya ipinanganak, lumaki sa Galilee. Pagkatapos ng takdang oras na siya ay haharap na sa pagsusulit sa mga otoridad sa Jerusalem, siya ay pumunta sa Gabata, yung lugar ng pagsusulit at paglilitis sa kanya sa harapan nila Pilato. At pagkatapos ng Gabata, nagpunta siya sa Golgota. In this unpopular, in this unattractive place, Jesus came to do the will of the Father. In this unattractive place, Jesus fulfilled the prophecy of redemption. Sa lugar na ito, binigyan ng Panginoon sa Kristo ang ng kasiyahan, ang hinihinging hustisya ng Diyos. Sa lugar na ito, itinaas, itinanghal ang kabanalan. So yun ang muna, the place. Pangalawa, the people. There, they. Sabi doon, they. Sino itong they na ito? Sino itong mga taong ito na sinabing nagpako sa kanya doon sa krus? Maraming tao sa lugar na yan, babae at mga lalaki. No? Pero sasabihin natin, siguro ito yung mga taong tinutukoy na they, ito yung mga godless individuals. Ito yung mga taong masasama na matagumpay nila na isakatuparan ang kanilang masamang plano laban sa Panginoon Jesucristo. Ngayon, sa oras na yan, si Jesus ay kanilang papatayin doon sa krus. Pero kung isipin natin, napakadami ng mga tao na naroon. At ito yung nire-represent ng iba't ibang group
mga Romans, may mga Greeks, may mga Judyo, hindi ba? Yung ang nakasulat doon sa taas, di ba? Nakasulat sa krus ng Panginoon sa Kristo, ay sabi doon, isinulat daw ito sa tatlong lingwahe. Ayon sa ulat ni Juan, sabi doon, sa wikang Griego, Hebreo at Latin. Di ba? May nakalagay na Jesus, hari ng mga Hudyo. At sa yung mga krusipiko natin ngayon, nakikita natin, yung mga nakikita nyo ng mga images, may nakalagay Inri. Sino sa inyo nakakaalam ng ibig sabihin ng Inri? Alam mo ba yan, Aileen? Jesus? Nazarenus? Rex? Nag-rex lang tayo. So, Jesus, Nazarenus, Rex, Yudarum. Okay? Yan ang Inri. Yan po ay yung abbreviation po ng isang Latin na kasabi na Jesus, Nazarenus, Rex, Yudarum. Pero, tingnan natin na dito sa lugar na ito, nire-represent ito ng iba't ibang klase ng tao, mula sa iba't ibang klase ng lahi. Narito ang mga Romans, dala ang kanilang mga legions, dala ang kanilang mga pulutong. Hindi ba? Pero ang mga Romano ay kumakatawag sa panahon na yun ng mundo ng otoridad, gobyerno. Narito ang mga Griego na kumakatawag sa mundo ng karunungan, sa mundo ng filosofiya, sa mundo ng creativity, ng culture. Narito ang mga Hudyo kumakatawag sa mundo ng relihiyon. Iba't ibang grupo ng mga tao ang siyang nagre-represent doon sa oras na yan. Katotohanan ng mga kaibigan at mga kapatid. We were there. Narapun tayo. Kinakatawan ng iba't ibang taong ito. Sila ang kumakatawan sa atin. No, sila ang nagsasalita sa atin. Sila ang bumuboto para sa atin. Sila ang umaapo sa atin na nagsasabing, ipako siya sa krus. Pangatlo, the price. The place, the people, the price. Sabi doon, they crucified him. Crucifixion. Crucifixion was a cruel way to die. Ang pinakamarahas na paraan, pagpataw ng capital punishment noon, ay ang krus. Ang pagkapako sa krus ay isang nakapangingilabot na panibay. Ang krus ay isang klase ng kaparusahan na ang intensyon ay hindi lamang pahirapan kundi patagalin sa hirap ang isang taong pinarurusa. Crucifixion is a kind of punishment in which the intention is to prolong the agony of the victim. Siguro may isip natin lahat ng klase ng sakit na naranasan ng isang taong nakapako sa krus. Bukas ang kanyang laman sa mga sugat nito. Nakalantad ang kanyang katawan, naka-expose o nakabilad sa tindi ng araw. Maari nakararamdam ang isang taong nakapako doon sa krus ng pagkamanhid sa kanyang buong katawan, pagkauhaw, pagkagutom. Ano ba? Ang iisipin natin, pagkawala ng mga dugo, pagkawala ng lakas, maaaring may mga maliliit na hayop na dumadapo, hindi niya matanggal sa kanyang katawan. Nandoon lahat ng yan. And then, dagdagan pa natin ang presensya ng mga mob, presensya ng mga manlilibak, insulto, natatanggapin ang isang tao, nakapako sa krus, kahihiyan. They crucified him, sabi ni Luke. They crucified him. At bilang isang doktor, alam ni Lucas na higit pa doon sa mga sinabi ko ngayon, higit pa sa paghihirap na maaaring nararanasan ng isang tao sa krus. Nararanasan ko sa mga Panginoon sa Kristo kung siya nakapako. Higit pa sa sakit sa laman, higit pa sa hirap ng katawan, higit pa sa hakbit ng mga sugat, higit pa sa pagkauhaw, pagkaubos ng kanyang ng tubig at ng dugo sa kanyang katawan, higit pa sa lahat ng yan, ang nararanasan ng Panginoon sa Kristo.
Let's go to number four, the person. Ang sabi doon, there they crucified him. Him, the person. Who is that him? Sino siya? Hindi ba siya yung sinabi ni Apostol Juan sa John chapter 3 na sa lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya? Hindi ba siya yung sinabi sa Hebrews chapter 1 verse 6 sa kamemwa ni Moses na maging ang mga anghel ay sumasamba sa kanya? Hindi ba siya yung sinabi doon sa Acts chapter 10 verse 43 na ang mga propeta noong una pa ay sumasaksi patungkol sa kanya na ang sinumang mananampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang kasalanan? Hindi ba siya yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa Colossians kapitulo 2 talata 9 na ang buong kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa kanya? Hindi ba siya yung sinabi doon ni Solomon sa 2 Chronicles chapter 6 verse 18 nung itinatayo ang templong ito na itinayo ni Solomon, sinabi niya patungkol sa kanya, maging ang langit na mga langit ay hindi pwedeng magkasya sa laki at lawak ng kanyang presensya. Hindi ba siya yung pinangkit ng mga alagad nung sila ay tumawid sa dagat ng Galilea at nakaranas ng matinding bagyo at pagkatapos tumayo ang Panginoon at kanyang sinaway ang hangin, pinatigil ang bagyo, pinatigil ang unos, ang sabi ng mga alagad, sino ito na maging ang hangin, maging ang kalikasan, maging ang dagat ay sumusunod sa kanya? Marcos kapitulo 4 talata 42. Hindi ba siya yung taong sinabi doon sa John chapter 7 verse 46, no one ever spoke like this man. Walang sino mang nagsasalita ng ganito tulad ng taong ito. Pero ngayon sa oras na yan, sabi ni Lucas, there they crucified. Doon kanilang pinako siya. Ang dakilang Diyos, ang dakilang mandilikhaw, ang Diyos na siya may hawak ng buhay ng bawat isa. Siya na puspos ng kabananan, sinasamba ng mga anghel, may kapangyarihan sa kalikasan. Ngayon, napipintong mga bahay. Nais ko sabihin, mga kapatid, hindi nagtapos ang kwento sa Diyos. Sinabi ni Pablo sa Colossians kapitulo 2, talatang 12, muli siyang ibinangon ng Diyos mula sa mga bahay. God raised him from the dead. God raised him from the dead. The terrible tragedy was transformed into a tremendous triumph. Ang isang nakapangingilabot na pangitain, na animoy pagkatalo, pagkadusta, ngayon naging larawan at katotohanan ng tagumpay. Noong 1850, ang buong Inglaterra ay naghihintay sa resulta ng digmaan sa pagitan ng Pransya at ng Inglaterra. Ang makasaysayang digmaan ay nangyari sa tinatawag nating Waterloo or the Battle of the Waterloo. Alam natin ang kwentong yan. Ang Inglaterra na pinangungunahan ng Duke of Wellington at ang Pransya na pinangungunahan ng isang mahusay na general na ang pangalan ay si Napoleon Bonaparte ay nagtagpo at naglaban sa tinatawag na Waterloo. Ang Waterloo sa ating panahon ay ang lugar ng
Nakalimutan ko na ang bigla. Belgium. Yan. Belgium. Doon po yan. Yan. Naghihintay ang Inglaterra. Alam niyo, mga kapatid. Si Bonaparte ay isang kilalang mandirigma. Isang makagumpay na general. In fact, tinawag din siya ng panahon na yun na Emperor of Europe. Dahil sa halos gusto niya, sakupin na ang buong Europa ng kanyang kapanahonan. No? Eh, noong panahon na yun, hindi mo naman agad malalaman kung sino yung nananalo sa laban. Dahil wala naman mga, wala pang kuryente, wala pang mga tulad ng mga kagamitan na meron tayo sa ngayon. Nalalaman lamang noon kung sino ang nagtatagumpay sapagkat meron silang mga messenger, no? Daladala ng messenger, nakasakay, maaaring nakasakay sa kabayo o nagpumatakbo ang isang bandera na nagsasabi kung nanalo, natalo sila. At nakita ng mga taga-England sa isang, kung tawagin ay boundary, yan po yung Strait of Dover, yan po yung pinaka-boundary ng Inglaterra at ang susunod niya ay malapit na po sa France. Kaya po yung England, malapit din sa, malapit actually sa Paris. No? So, nung nakita nila na mayroong nagdadala ng bandera, tumatakbo! Ang nakalagay doon sa bandera ay ganito, Wellington! Defeated! Nung mabasa nila ito, Wellington defeated, habang tumatakbo, bigla na lang, sapagkat may taglamig ng panahon na yun, ay biglang mayroong isang ulap o fog na tumapon doon sa buong bandera na yun at hindi na nila nabasa po ngayon nakalagay. At nabasa nila lang nila, Wellington defeated! Kaya, nalungkot ang buong bansa. Sila'y nanangis, sila'y umiyak, at talo sila sa laban. Pero noong mawala na yung ulap, nakalagay, Wellington defeated ng boy. Wellington defeated. Ang animoy pagkatalo ay isa pa lang tagumpay. Ang Panginoong Jesucristo ay animoy ng talo. Animoy dinusta. Ngunit pagkatapos ng tatlong araw, ang lingingan ay walang laman. Siya'y buhay. At buhay magpakailanman. Tinalo niya ang kapangyarihan ng kamatayan. At ang sino mang magtitiwala sa Kanya, ang sino mang yumakap sa Kanya, ang sino mang tumalikod sa kanilang kasalanan at nagpasakop sa Kanya, ibigyan niya rin ng buhay. Isang buhay magpakailanman. Isang buhay na higit na makulay. Isang buhay na walang hanggan. Isang dakilang bagay, mga kapatid. Ang katotohanan ito para sa atin, kung tayo na kay Jesus, meron tayo isang dakilang katotohanan at naman ang ating kalalagayan sa buhay ngayon. Ito po ay matatapat pa sa masasabi natin, fantastic blessing. Isang pagpapalang walang kapantay. Isang maluwalhating buhay. Mahamog po sa pamamasin. Iyakinin niyo, mga kaibigan, na kayo ay na kay Kristo. Sapagkat kung kayo na kay Kristo, ang kanyang tagumpay ay iyong tagumpay. Ngunit kung kayo wala kay Kristo, ang kanyang tagumpay ay kalubihan para sa iyo. Pag-isipan mo yan. No? Pag-bulay-bulayan mo yan sa oras na ito. Sapagkat ibinigay ni Jesus sa kanyang buhay para sa mga makasalanan ko gabi. Kung wala ka pa sa kanya, bakit hindi ka lumapit sa kanya? Upang ang tagumpay niya ay maangkin mo tagumpay. At kung kayo na kay Kristo na, wala tayong dahilan para tayo maging manuputin. Wala tayong dahilan para tayo manlumo sa mga bahagyang problema na dumarating sa atin. Sapagkat tinatagpo niya ang pinakamagaling problema na pwedeng harapin ng isang tao tulad ng aking mga sala. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Maraming salamat, aming Panginoon.